Update lang po, no? Kanina po, may nagpunta po sa COMELEC na mga panibagong petitioner para po i-cancela ang pagka o pagtakbo ni BBM bilang presidente. So, sila daw po ay mga concerned citizen. At meron po silang mga kinolekta ng mga signature, no? 15,000 signature through online. So, nakapagtataka lang talaga kasi itong mga petitioner na to ay kumolekta ng 15,000 na signature through online. No? At gusto nila yung 15,000 na yun na signature through online ay panigan ng COMELEC para matanggal o makancel yung kandidato ni BBM. Samantalang nakikita ba nila yung mga sumasama sa caravan, daang-daang libo, na halos lahat ng caravan ni BBM ay talagang grabe yung tao. Anong laban nung 15,000 na signature through online doon sa mga sumasama sa caravan ni BBM? At itong mga bagong petitioner ni Bongbong Marcos ay kung titignan po nating maigi, eh mga mukhang yayamanin talaga, no? Talagang mga mukhang, hindi nga mukhang Pilipino eh. Diba? Mukhang ibang lahi nga yung mga itsura eh. Kung mag-English, kaya gagaling eh. Hindi man lang makapag-Tagalog. Tapos, etong mga to, sinasabi na concerned citizen sila. Kung totoo na sila po ay concerned citizen, hindi po ba nila nakikita na ang Pilipinas po, mula nang mawala si Pangulong Ferdinand Marcos, ay talagang bumagsak ang Pilipinas. Halos lahat ng property ng mga Pilipino ay napunta sa oligarko. At tayong mga mahihirap ay talagang naghihirap. Kung sila po ay tunay na concerned citizen, no? Pag sinabing concern, kailangan concern ka. Hindi yung porkit mayaman ka, wala ka nang pakialam doon sa mga tunay na nasa laylayan. Ulitin ko po, ano, hindi po lugaw ang tugon para sa mga kababayan nating mahirap. Ang kailangan po ng ating mga kababayan na nasa laylayan ay isang gobyernong maayos. At ito pong gobyerno na to ay sinimulan na po ni Pangulong Duterte. At ang magtutuloy po nito, ang may kakayanang magtuloy nito ay si Bongbong Marcos lang po. Wala pong ibang tumatakbo bilang presidente na karapat dapat na magpatuloy ng lahat ng iiwanan ni Pangulong Duterte. At si Bongbong Marcos lamang po ang tunay na mayroong kakayanang ipag-unite tayong lahat. Dahil si Bongbong Marcos lamang po ang tumatakbo sa pagkapangulo ang hindi marunong makipag-away o hindi marunong bumato ng masama sa kanyang mga katunggali. Si Bongbong Marcos lamang po ang hindi sumasali sa magulong taktika ng politika. Kaya itong mga petitioner na to, nakikiusap po kami sa inyo. Kami pong mga Pilipino na nasa laylayan ng bayan, ay hangad na po namin ang isang matinding pagbabago sa bansang Pilipinas. Kaya sana naman po ay makiayon kayo. Kung kayo po ay kumakain 3 times a day, kung kayo po ay may sariling bahay, may sariling tubig, may sariling ilaw, hindi po lahat ng kababayan natin ay katulad ninyo na pinalad. Hayaan nyo pong si Bongbong Marcos naman. At si Bongbong Marcos lamang po ang pinagkakatiwalaan ng majority ng mga Pilipino na mamuno sa aming bansa o sa bansang Pilipinas. So sa ating mga kababayan, no, mga ka-BBM, no, BBM Sara, mga ka-unit team, wala pong bitawan. Kahit ano man po ang dumating, kahit ilang petitioner pa yan, papatunayan po natin na yung ating samahan o yung ating pagkakaisa bilang mga Pilipino ay
ay mas malakas. Di hamak dito sa mga petitioner na biglang sumusulpot. Muli mga ka-BBM, mga ka-Unity, mga ka-Inday Sara, walang bitawan at ipagpatuloy po natin ang ating laban. Sabi nga po ni BBM at ni Sara, sama-sama po tayong babangon muli. So ako po si Mami Peng, kung bago lang po kayo sa akin YouTube channel, pa-subscribe na po and pakiclick na rin po yung notification bell para po every time po na ako po ay mag-upload at magla-livestream ay ma-notify po kayo. Muli, sama-sama po tayong babangon.